Hello, what's up mga katambay? So, andito na naman tayo magagawa tayo ng mga incubator. Kung paano ba gagawin yung incubator. So, ayan. Start tayo sa mga in-order nating parts. So, first of all, may in-order akong galing sa Lazada to, online. Mga to. So, Lazada, baka naman. So, ayan. Tayo dito. Mga mga thermostat fan and hydrometer. So kailangan natin sa parts ng dito incubator. Next is mga syempre kailangan natin ng mga wires ganun. Kaya pala kung hindi pa naka-subscribe na ating channel, so paki-subscribe na lang at saka paki-kalambang na lang pagkampana. Kung nagustuhan mo to, please like sa ating YouTube video. Salamat po. So ito guys is narito. Dini description ko anong paano gawin yung incubator. So ito, una may wire tayo. Wire. So 2 meters wide. Next is bulb. Yung ginagamit ko is 40 watts firefly. 40 watts yung kulay yellow ko kasi heater niya ng ating tao dito, ating incubator. 40 watts. And then next is plug, saksakan ng ating incubator. Oops, lang. Hindi ako makita. So next is socket. Yan, socket. Yung paglalagyan nating bulb. Ito pala, shout out sa ating kaibigan na nagpagawa, si Maria Sam, taga Gamu, Gamu Isabela. So ayan, nagawa daw siya kasi yung itlog niya, yung itlog ng mga, alaga niya is nababasa. Kailangan natin ng incubator pag ganitong maulan. So ayan. Actually guys is umaabot siya ng 600 plus yung ginastos na natin dito. Yung parts lang po, 600 plus. Pero yung mga ibang parts, hindi ko pa kasi sinama yung mga styrofoam. So, yan. Unbox na natin muna to. Yung hydrometer and thermometer. Sada, nakalaban. So, ito, may dalawa siyang nilagay, which is hydrometer and thermometer. May naman na natin thermometer yan. So guys, ito po ang itsura ng thermometer. No? Thermometer yan. Yan. Ganito po yung tsura ng thermometer. Ang thermometer ay dito, isang siyang thermostat pala. Sorry, thermostat. Thermometer ako ng thermometer. Thermostat, sorry. Essential. Wala na. Thermostat. Ito pala yung thermostat natin. So, yan. Ano yan? Hot coin. Sige lang. Hmm? Sige lang. So ayan, may wire tayo dito, naka-indicate, no? Which is, meron tayong red and black. Itong red and black is, which is the live connection kung saan dito may sasaksak yung plug, no? Yung ito yung plug. Ito yung plug. Dito natin isasaksak yung plug. Ayan. And then, itong yellow and black, dito naman natin isasaksak yung socket or the light, saka yung ipaparallel na din, parallel connection na natin din yung fan yun. Sorry guys, sa thermostat para to, thermometer. Thermostat yun. Ano bang use ng thermostat? Ang thermostat guys, ito pala din yung isang connection is meron siyang sensor. So itong sensor na to, siya yung kapag nasa 37.2 is mag-on siya yung ilaw.
And then kapag nagiging 37.7, magiging mamamatay siya kasi controller, thermal stat controller. Yun. Meron siyang up down. Dito mo siya ililipat kung ano yung gusto mong temperature. For example, isiset mo siya ng 37.2. Dito mo na lang 'to pipindutin. So, meron tayong video tutorial kung paano siya gagamitin 'to. No. Wait nyo na lang. So, ayan. Tatlong connection to, which is the sensor, yung pupunta ng fan, at saka light, and then yung pupuntang plug. So, yan. Huwag tayo malito dyan, guys. Baka mamaya malito tayo, eh. Ito pala yung sinaksak nyo, eh. Puputok to. So, beware na lang, guys. Meron ako mamaya isisend, lagi dito sa video, yung diagram niya kung paano siya ilalagay. So, next is the hydrometer. Ayan, nakalagay na agad yung dating baterya niyo. Sa akin lang, hindi nakalagay. Hydrometer. Ayan. Meron, kapag napapansin niyo, 72% sabi niya. And then, yung isa doon is, ang nakalagay is 24.7. Ito po yung hydrometer, yung nasa yung 75%. Yun yung tawag dito, yun yung reading ng yung reading ng humidity. Para saan pa ba yung humidity? So yung humidity, yun yung nilalagay natin tawag dito sa may incubator, yung nilalagay natin tubig. Kailangan po yung humidity. Yun po yung isang number one na requirements upang makapagpisa tayo ng mga itlog. So, yan. Ano po ba mga kailangan, ano po ba mga range natin na kailangan sa humidity? Kung sa pa naman sa may thermostat, meron tayong temperature, sa humidity naman, meron din tayong tinatawag na humidity. Sa humidity, hydrometer pala, may tinatawag tayong humidity, sorry. So ayan. Sa hydrometer, ayan, mababasa natin 'yan yung mga 71%. Ang required lang po sa mga manok is umabot siya na 55 to 65% of humidity. Yung sa mga ganso, it the same. Mamaya, ibinilalagay ko na lang mga description kung saan yung mga humidity percent ng mga itlog natin. Yung mga itlog ng mga alaga. And wag lang itlog ng tao kasi. So, ayun. Sa humidity, so meron tayong sensor lang, sensor. At saka nagpapagana dito, hindi po siya nagpapagana ng any kind of electricity. This is direct current. Ibig sabihin yung direct current is ilalagay natin yung battery. So may battery dito siya dito sa likod. For example, pag nawatay na tong humidity percentage or humidity reading, tatanggalin lang natin yung battery niya and then ilalagay natin ulit. May naman mabibili itong battery sa mga hardware or sa mga malls, pwede kang bibili ng battery nito. Para actually, parang yung battery nito is parang yung sarilo. Ganyan. Ganyan pa itsura niya. So, ayan. Up next is, ayan, nakuha natin yung humidity, thermostat, and then ilaw, saka yung socket. So, yung socket naman, marami ka naman nabibiling ganito sa hardware. Yung alam nyo po yung pinaglalagyan ng mga bulb. So, familiar na kayo dito. Yan. So, up next is, paano natin dito? Ano yung paano yung diagram natin? So, yan. Stay tuned lang mga guys, ha. So, ayan na guys. Natapos na natin yung diagram ng ating incubator. So, yung tawag dito, yung kanina pala, nakalimutan ko yung sa fan, no? Ito yung fan. So nakalimutan ko yung dito yung unboxing niya kanina. So ano po yung purpose pala ng fan? So yung purpose po ng fan is ito yung tawag ito. Ito yung magpo-circulate ng init at saka yung lamig ng ating loob ng incubator natin. So ayan, kailangan din natin ng fan. So ayan. So kanina no, dinescribe ko kanina yung kung paano siya ina-diagram. So the first is ayun, meron tayong AC to DC, yung kanina. Dito sa thermostat tayo. Dito, sa thermostat pala, meron yung kulay red, saka kulay black. Papuntang AC to DC yan. Ibig sabihin, papuntang sasaksakan sa male plug, papunta dun sa female plug. So, beware tayo guys, ha. Kasi may napansin ako dito. Ito yung black, meron din pala dito sa kabila. So, itong connection dito,
Yung isa, yung yellow at saka black din, the same black eh, di ba? Kung minsan kasi pagpapalitan natin yan, the possible tendency na magkakaroon siya ng short circuit. So ito, ito, bibit tayo dito. Kung saan siya nakatapat, ito yung connection ng papuntang fan. Fan and the light. So yung light, parallel siya kung tawagin. Parallel connection. Yung pala, for example, itong fan, kahit saan mo siya ilalagay dyan, yung itong isang connection nito, kahit yellow or black man, pwede din. Yellow and black, parehas lang din. Kasi, non-polarized siya eh. Tawag dito kahit saan mo siya ilalagay. Ganun din, the same din dito sa socket. Kahit pagbaligtarin mo lang yung black sa aqua, black at sa yellow, the same din sa connection niya. Kahit saan mo babaligtarin. So, ayan. Kanina, titest natin ngayon. So, yung hydrometer, it's naka-separate lang. So, pala guys, ito pala yung tools na ginamit ko para mag-assemble kanina. Meron tayong screwdriver. So, ayan. And then, yung cutter. Pag-cut nating wire. So, ating long nose. And then, electrical tip. Kailangan din. So, ayan. So, yun lang mga gamit natin na ginawa kanina. So, ayan. Titest natin. Ayan. Yung plug natin, sasaksak natin. So, biwira. Tignan-tignan natin yung connection. So, ayun. Umikot siya. Okay na. Yung light. Yun yung light. Saka yung fan. So, kapag ito, di pa kasi naset to. Mamaya isa-set natin yan. So, ayan. Basta pinakita lang natin na okay yung mga item na binili natin. Yan. So, ito. Ito pala, no? So, yan. Titest natin ito. Ito, meron siyang dalawang controller dito. So, yung temperature controller niya. So, yung gagawin natin dyan, ilolong press lang natin itong isa, yung sa arrow up. So, ang use niyan is para kung saan, kung kailan na tawag dito, kung kailan siya mamamatay at kailangan natin iset niyan. So, big sabihin dito, yung arrow up, yun yung ilalagay natin dito, yung 37.7. So kasi yung gagawin natin dun dito. Sige pa. 37.7. Ayun, sobra. 37.7. Ayan. So gawin natin 'yan. Hintayin na lang natin 'yan. Hintayin natin na magiging 37.7. Ayun, okay na. So, ito naman, next is yung pababa. Kung saan siya magka-cut off. For example, ang gagawin natin is 37.2. Magsisimula tayo sa 37.2. Mali. Mataas na. Mababa na pala. 37.2. Ayan. Kung saan siya magka-cut off. Ayan. So, mali yan. Ganun. Ayan. Then 37.2. Ayan. Ibig sabihin yun, na-cut yung ilaw, no? Kasi, hindi pa siya umabot ng 37.7. Ayan. Kasi nasa sensor ng thermostat yung temperature. Ito pa yung use ng sensor. Kung saan, masasense niya yung init ng bulb. Init ito. Ayan. Pakita natin. Pag tinapat kasi dun, yun. Ang init, di ba? Pupunta siya ng, yan. Gumagalaw yung ating temperature. Yan. Gumagalaw siya. Sample lang natin yan. Yan. Pag tinanggal ko, yan, bababa yung temperature niya. At the same time, ganun din po din sa humidity. So, sa humidity pala kanina, hindi ko na-explain, no? The same din yun na yung tawag dito. Dito sa kabila is, meron siyang tinatawag na 82. Nasa Fahrenheit degree din yan, yung tawag dito. The same din siya sa temperature ng ating thermostat. So, ito, yan, dyan yung makikita yung hydrometer niya. Or humidity. Yan. Use of humidity yan. Hydrometer. So, yan.
Teka lang, medyo dapat painitin natin to. Wala din na uminit. So, nakaset na siya kanina. Ayan. Ito yung full sa akin. Yung sa akin naman, yung incubator ko. Bali, ito yung kalalabasan niya pag natapos na. So, ayan. Wait lang po guys. Labas tayo dito sa isang kwarto. Yan. So, gagawa tayo nan. Meron tayong video na to yan. Yung paano gumawa ng cage. So, yan. Guys, ito po yung itsura ng ating finished product na incubator. So, ayan, mapapansin natin, styrofoam lang yung ginamit. Styrofoam lang. Styrofoam type lang siya yung ginamit natin na incubator. So, bakit po naka-open yung dito sa sidings? Para po sa ganyan, magkaroon siya ng fresh air. Ayan. For example yan, no, kanina. 37.2, nag-on na po yung ilaw. Nag-on yung ilaw yung ating heater na sinasabi. Ayan, yung heater niya. 37.2, mamamatay po yan after the 37.7, hintayin natin. So, yan. Hintay lang natin, ha? Bali, yung kwa ko pala is nakapabisan ako ng mga itik dito, trinay ko na. So, ngayon po, yan yung mga itlog po ng mga pabo natin. So, in-incubate natin. Guys, ito pala yung itsura ng humidity, no? Humidity first, yan po, malalagay tayo ng mga tupperware dyan na maglalagay tayo ng tubig. So, ganyan po yung setup niya sa loob. Meron po yung fan dito sa gilid. And then, yung heater. And then, the humidity sensor. Humidity sense, ay, thermostat sensor. Ayan po. Kailangan natin din yan, bantayan para makita yung tubig. Yung humidity percentage niya kung meron pa kong tubig dun sa loob. O wala na. Ayan. So, yan. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Yan. Bumaba siya ng 35 kasi in-open natin eh. In-open natin yung in-open po natin yung styro kanina kaya ayun. Bumaba yung temperature niya. So guys, ito napapansin natin no, 32% yung humidity niya. Pero as if naman guys, okay lang din yan. Kasi minsan, dun sa humidity, pwede tayo mag-base dito sa ating, humidity controller or hydrometer controller. Possible na bumaba siya because of the temperature dun sa loob. Possible din tataas kasi nasa, tawag dito, nasa yung kakalina, dun sa may tubig niya, kailangan natin dagdagan. Kung ganyan, 33%, maliit na chance yung tubig niya or konti yung tubig na nakalagay dun sa ating incubator. So, pwede din tayong gagawa ng mga incubator na tawag dito yung mga ibang type. For example, mga plywood, pwede din. Yung mga, yan, malapit na guys, no? Pag makikita natin yan, maabot ng 37.7, 37.8, wala na po. Yan. Ngayon, wala na. Yan. So, wala na yung init niya. So, mapapansin na rin guys, medyo mainit dito sa surface na to. Kaya, yung mga itlog na bago, doon ko siya nilalagay. Nasa may pinakadulo. At yung mga dating itlog, nasa baba na po siya. So, after 20 days, nagkikendling ako. Ayan. Papapasok pa yung fresh air. Talagyan natin ng konting space dito. So, yun lang guys. Pag may tanong tayo, so, please comment. PM na lang kung sa Facebook po. Hanapin nyo lang si Winwin. Or contact nyo lang kung paano ko po ginagawa yung ating incubator. So mga tawag din sa mga kanina nga, hindi pa nakapag-like at nakapag-subscribe na ng channel, please subscribe our channel, Katambay Channel. So salamat po and God bless.